Napapasa ba ang utang ng magulang sa anak? I-discuss po natin. Sabihin natin may umutang sa inyo, tapos namatay na po yung umutang na ito. Ngayon, meron po siya ng mga anak. Ang tanong po, pwede po ba nating singilin yung mga anak doon sa utang ng kanilang magulang na namatay na? Pero ito po ang breakdown dyan. Yung po bang mga anak, meron po bang minana doon sa magulang? Kung ang sagot po ay yes, po pwede po nating habunin yung mga anak. Pero hahabunin po natin sila to the extent lang po nung maipamana sa kanilang property. Sabihin natin na ipinamana pong lupa. Ang pwede po natin kunin sa kanila, ang po pwede po natin singalin sa kanila ay yung extent lang po nung property ipinamana noon pong namatay. Hindi po pwedeng yung personal na property po ng mga anak makukuha pa din po natin. Hindi po pwede yan. O sabihin po natin, may sarili pong court yung anak ko, may sariling cellphone, may sariling alahas, may sariling house and lot, may sariling bukid. Pwede po ba nating habunin yung mga personal properties ng anak para pumabayaran yung utang ng magulang? The answer is no. Kasi po ang utang ng magulang hindi po talaga napapasa as a general rule sa kanyang mga anak. Ang mapapasa lang po kapag mayroon pong property na nasa magulang talaga doon sa namatay po na tao po sa umutang sa inyo at yan po ay ipinasa doon sa kanyang mga anak. Yung pong property na yun po pwede po nating habulin para po makuha natin at may convert po natin yan para mabayaran po yung utang sa atin. Pero po yung mismong personal properties ng anak, hindi po po pwede yan. Kanina po talaga yan. Kasi tatandaan nyo, ang utang ng magulang ay hindi utang ng anak. Habulan po natin yung anak kung meron pong property na iwan yung magulang na ibinigay po at ipinamana po sa kanila. Kung wala po tayong magagawa. Wala na po tayong makahabol kahit sino pong tao. Kasi po wala pong naiwan yung utang. Hindi po natin pwedeng habulin yung anak, hindi po natin pwedeng habulin yung apok, hindi po natin pwedeng habulin yung kanyang mga descendants. Sana po malinawis.